So alam kong nakita nyo na bakit wala akong kilay ngayon at naaalibot-baran. Ako rin naaalibot-baran ako. Buti na lang sa camera ako nakatingin. What's up, Mengsters? It's your Manang Mengge here and welcome back to our channel. Before anything else, kung bago ka lang sa aking vlog, welcome to my vlog. Huwag ka nang umalis, dire-diretso man ikaw nanonood. If you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button at idami mo na yung notification bell para talaga kang updated sa mga uploads natin. If you are a dog lover, dog breeder, or a fur parent, please mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ng tate ko, that's Brother Jo. There, he'll show you some tips and tricks sa pag-aalaga at pag-breed ng aso. Wala akong kilay ngayon because for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tinitread ang aking mga kilay. Siyempre, para sa atin, precious ang kilay, lalo na sa mga kagaya kong maninipis ang kilay dahil this is, you know, our trademark. Charot, pakita ko sa inyo kung paano ko tinitread yung kilay ko dahil hindi nga tayo makalabas at kahit naman na pwedeng lumabas, ayoko nang pumunta sa mga threading salon or waxing salon kasi nga siyempre takot din tayong makasalubong ng COVID. Kaya important yung kilay sa akin kasi hindi naman ako ma-makeup na tao. May-makeup lang ako kapag meron akong mga kanta. Doon lang ako nagme-makeup kapag kailangan talaga ng makeup. Pero pagpapasok lang ako sa work, hindi na ako nagme-makeup. As in, kilay lang talaga, powder, yun lang. Pero ganito kapag nag-vlog ako, all I use is this lip tint, my curlash, and pang kilay. Yun lang. Yun lang yung palagi kong gamit. Talagang inipon ko yung kilay ko para mapakita ko sa inyo kung paano ko tinitread yung aking kilay na all by myself. At ito, tip ko sa inyo. Kung gusto niyo matutunan to, I suggest you practice sa legs. Kung may balay mo kayo sa legs, doon ako nag-practice. At saka, sa kilikili, mag-practice kayo sa kilikili. Kailangan nyo ng something na mapagpa-practice. Kasi sa una, mahirap talaga siyang gawin. Pero kapag nakasanayan mo, siguro pang 4 times ko na ngayon nagagawa to. 3 weeks kasi ako nag-thread. Ang advantage nito sa traditional na pagpa-pluck, hindi ako nagpa-pluck kasi feeling ko mas prolonged agony kasi isa-isa mo pa siyang binubunit at saka nag-chicken skin yung kila, yung sa part ng kilay. So, pagka naman nag-ahit, ang pangit ng tubo ng kilay. Pagka kasi thread, yung mismong roots din at saka mas hindi mo pansin kasi nakakaaliw mag ganun-ganun. So hindi mo napapansin yung sakit at saka maramihan yung kuha. So, ito ay depende sa inyong pain tolerance, kung kaya nyo yon at kung mas gusto nyo yung mas flawless yung finish nung sa kilay nyo. Ayan, mas umukay yung audio kasi hindi pala nasaksak yung mic. Ayan, so kung gusto nyo na mas flawless yung finish nung sa dito, yan. I suggest na ito yung gawin nyo. Pero, again, I remind you na ito ay dapat pinagpapraktisan. At mas maganda kung meron ka ng history or experience sa pagpapathread. Para alam mo na yung sakit, tsaka alam mo na yung principle ng pagpathread. Kesa sa pag-first time mo pa lang kasi, hindi mo pa alam kung paano yung nangyayari compared pagka may experience nga. So, wag na nating patagalin dahil naalibat-baran na ako sa mukha kung walang kilay. Simulan na natin. Very resourceful ako ngayon. Ginagamit ko lang is your traditional thread or yung sinulid na nakikita nyo sa bahay nyo. Of course, dapat malinis yan. And then, your pangkilay. So, I use the Nichido. Ayan. Ito, 175 lang to sa mga Watsons. Ayan. Tsaka, wala kasi ako yung pang-trim ng kilay. You know, yung maninipis na, yung maliliit na scissors. So, ang ginagamit ko is ito. Ayan. Ito, doon ako sa yung pinakamaliit na gunting na meron ako. So, ayan, sa juice pa yan. So, first, ang ginagawa kong measurement is yung isang haba ng baraso ko. Ayan, isang ganyan. Tapos, gupitin natin. Ayan. Tapos, ibubuhol mo siya. So, meron ka ng ganito. So, meron ka ng ganito, pero doble. Doble yung gagamitin natin. So, ito-twist mo siya para maging ganyan. Hoy, hindi ako expert ha. Ito ay eksperimento ko lang sa sarili ko. Sarili ko lang naman ginagawa. So, kahit pumalpak ako, diskarte ko. Dinidiskartehan ko na lang yung kilay ko. Marunong naman ako mag-drawing ng kilay. Tsaka, nakikisama yung kilay ko na yan. Subok ko na yan. Wow! Marami na kami pinagdaanan ng kilay ko na yan. Dati pa, sa sobrang pag-experiment ko sa kilay ko, naubos ko siya. Kasi, yung lagay na yun, meron na makapal na yan. Pero naubos ko na yan. Kaya siguro nagtampo.
Yan. Pag okay mo na yung thread mo, actually dapat nga mamaya pa yan eh. Gamit yung liner mo, I suggest sa mga hindi masyadong sanay, dapat gumawa muna tayo ng pattern. So, magdodraw ka ng pattern dito. Para alam mo kung ano yung mga i-thread mo. Siyempre, ang kukuhanin mo lang is yung mga kalat-kalat. So, magdodrawing ako ng pattern. Meron ako salamin dito. Mas gusto ko yung mga ganito na retractable kasi hindi hassle magtasa, hindi makalat. Pero kung wala kayong ganito, okay lang yung mga powder. Basta make sure yung mga spoolie nyo, yung mga brush nyo ay dapat pino para maganda rin yung pagkakalain ninyo. Kasi yun yung magiging guide ninyo para hindi kayo sumobra sa pagtithread. And of course, yung tatanggalin lang natin is yung mga kalat-kalat. At the same time, lalagyan natin siya ng shape. Ito rin yung palagi ko sinasabi sa mga friends ko na nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa yung kilay ko at kung paano ko sinishape yung kilay ko. Sobrang important na gagawin mo muna siya ng guide. Make sure na nakaligo na kayo dahil kapag ka after nyo siyang matred at magtanggal ng kilay, hindi nyo na siya pwedeng basain for 4-5 hours. Kaya ako kadalasan ginagawa ko to before I sleep para makapagpahinga din siya. Tapos kinabukasan na ako ulit naghihilamos. Guide, pero kailangan yung tanggalin. Siyempre, titingnan nyo pa rin. Depende pa rin. Case to case basis. Ikaw. Ayan, medyo masakit. Hindi siya medyo masakit. Masakit talaga. If you think na medyo mabitin pa yung thread ninyo, pwede naman kayong gumamit ng mas mahaba. Masakit yung pagkakaipit nyo. It's supposed to hurt. Naiipit nyo yung pinakabalat, pero yun nga yun eh. Yun nga yung pinakaginagawan. Diba nabura na rin? Ayan o. Diba naging marinis siya? Naging straight? Ayan o. Magiging straight kasi yan eh. Ayan o. Yung iba nga, ito na yung pinapang drawing eh. Ganyan o. Gantong panahon na nakakatakot lumabas at nakakatakot mag-take ng mga services like sa mga personal grooming, ganyan. Kailangan talaga matuto tayong gawin to sa mga sarili natin. Actually, tinatry ko rin. Gusto ko kasing magka-trim din ng hair. Medyo mahaba-haba na yung buhok natin. Yun ay aking pinag-iisipan pa kung gusto ko nga gawin sa buhok ko. Dati kasi naka-boycott ako kasi nga, you know, mainit. I'm thinking kung kaya kong gupitan yung sarili ko. Kapag kaganda na medyo na yung thread natin, pwede naman tayo magpalit. Nakatry na akong makapagpa-wax ng kilay. Ayan, makapagpa-thread talaga. Feeling ko mas okay pa rin yung thread kasi mas masakit yung wax eh.
Yung nasa taas, same process din, pero make sure na maingat kayo at hindi kayo sobra sa pagte-thread nyo sa upper part ng kilay. Dahil kapag iyan ang naubos, nakaw! Mahirap yung i-revive. Compare dito na medyo madali-dali pa, tsaka ito talaga yung part na kailangan nating tinitrim, pero yung dito actually dapat hindi siya ginagalaw dahil para sa amin, mas nakakalapad siya ng noo kapag bumaba nang bumaba yung kilay mo. So dapat dito ka lang sa taas. Hayaan mo lang natutubo siya doon. Gusto ko lang siyang lagyan ng shape. Yan, di ba? Diyos ko, pwede naman pala ito. Mas maaliwalas. Nahirapan ko pa yung sarili ko sa buhok. Ng quarantine, nakakaya mong mag-thread, mag-isa. You can always finish off with this at konting plucking. Product, yes, nakapagsuklay na tayo ulit. Ayan. As you can see, malinis na yung dito. Ayan. Tapos, nalagyan ko na rin siya ng eyebrows para makita nyo yung pinaka ganon. So, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Kita-kits next vlog. Bye!